Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa unit ni ma'am. So, bali, ito. Siguro kung hindi po kami nagpalit ng, palit nga ng ceiling, siguro po baka tapos na to. Pero okay lang din kasi nga, hindi naman po kasi ito minamadali. So, ayun, recap lang po tayo. Actually, nung nag-start kami ni ma'am, naging suggestion ko na rin po talaga ang metal spandrel. Kaso, si ma'am, mas gusto niya pong gamitin yung ating... Gusto ni ma'am gamitin dito sa my front extension niya is pine symbol. Kasi nga, heat resistant siya. So, ayaw ni ma'am nang mainit dito. Kaso, yun nga, naalala namin na mula umaga, hapon, tanghali, hanggang hapon nga, is naka-imam, naka-direct yung sunlight. So, napapansin namin kahit nakailang repair na kami doon sa kisami niya, pumuputok pa rin po talaga yung mga dugtungan. So, ayun, ayaw din ni ma'am magkaroon ng hassle. So, pinahabol niya sa amin yung paglalagay nga po ng metal spandrel. Ayan po. Para po itong yero. Ayan siya. So, ito po, may pintura dito sa may harapan. Meron din po siyang parang pintura rin sa likuran. Ayan o. Hindi siya yung talagang kulay yero. Ayan po. Kumbaga, parang nakakoated po siya. So, ayan nga po. Nag-order kami. Niready ko yung materialis. Nag-order. 3 to 4 days siyang ginawa. Parang binik. Ayan. Kasi hindi siya yung tipong pinturahan lang eh. So, ayun. 3 to 4 days na pa-deliver namin. Tapos, parang Saturday yata na pa-deliver. So, itong week na to na nagawa. So, ito nga po natapos na siya. Ayan. So, kung ako tatanungin, pag sinabi mo kasi metal spandrel, akala ng iba, sobrang mahal. Hindi naman kasi, siguro kung ang ginamit nga dito, PVC panels, mas mahal siguro. Mas mahal siguro ang PVC panels. So, may mga nagtatanong, anong sukat nito? 4 inches po ang pinakalapad. Tapos, yung pinakahaba, depende po sa area na paglalagyan. So, pwede ka magpagawa ng 1 feet, 2 feet, 3 feet. Depende po sa paglalagyan. So, ito po yung metal spandrel. No need na natin siyang pinturahan. Iko-connect-connect lang po natin siya. So, ito po is dating merong pine symbol. Pero, hindi yan namin tinanggal. Kumbaga, pinatong lang po namin itong si spandrel. So, kumbaga, yung init, mabablock pa rin po ng pine symbol. Tapos, yung ating nakikitang ceiling dito, kumbaga, ang ganda ng design, diba? Ayan po. Tapos, pansinin nyo po, yung air vent natin, nandito sa side. Pag niluluto po kasi itong metal spandrel, kabilang side lang po ang pwede. Sa kabilang side, hindi. Depende rin po sa paglalatagan. So, kung dito po namin sa part na to ilalagay, mapuputol po o mawawala yung bend kasi dito po is pa-curve. Pa-curve po dito. Ayan. So, may nakalagay ditong bend. Ayan, kahit paano sisingaw yung init. Tapos, meron din po dito. Ayan. So, maalikabok lang po. So, yun nga po. Kung kami, magsasuggest po sa inyo ng materials na tatagal, i-consider nyo rin po. Katulad nito kay ma'am. Kasi talagang, at saka, yung trend po na uso ng PVC, uso na yung mga fluted panels, uso na yung mga metal spandrel. Actually, eto nga po, naisip ko nga that time is PVC panel. So, nag-search lang po ako na meron palang metal.
So, mas maganda nga naman din talagang metal ang gamitin mo. Wait lang. Wait lang po. Ang alikabok po kasi sa labas, nagkakatsiri ng kahoy. So, mamaya tayo ulit dun sa may metal spandril. So, in-on ko tong mga, ano, nakababa po yung ating breaker. Ayan. So, kung mapapansin niyo po yung unit ni ma'am, si Ray na lang po ang nandito. Pero yung pintor niya, babalik po yun dito para sa retouching. Ayan po. So, isishare ko nga lang po pala sa inyo. Baka sakali pong may magpagawa sa amin dito sa Lumina, yung TV console po, tsaka itong storage cabinet, additional po yan. So, bakit nagiging additional? Sa pinaka-package po kasi namin, hindi po namin muna sinasama yung mga ganito, built-in cabinets, hindi po namin yan sinasama. Kasi nga, yung iba, ayaw naman nila ng TV console, ayaw nila ng mga ganyan, di ba? So, depende pa rin po sa nagpapagawa. Since, additional to. So, ayan, pasensya na po, paputol-putol po yung aking pagbablog. Malikabok po kasi. Tsaka, minum muna ako ng gamot. Ayan. So, ito po is naging additional ni ma'am. Ayan, depende, sabi ko nga po, depende sa nagpapagawa. So, ang ginawa po namin dito, ito po TV console, tsaka itong, atawag dito, storage. Wala pa kaming handle, tapos ipinturahan pa yan. Tsaka po itong cabinet ni ma'am dito. Ito. Ito pong sa bathroom. Ayan. Ito pong bathroom mini cabinet ni ma'am dyan sa ilalim ng labaton. Tsaka po yan. Is pinag-isang package na po yan. Kumbaga package na po siya. Picturean natin. Ayan. So, pasensya na tayo kayo kasi hindi natin mabubuksan yung ilaw kasi si Ray po nag-i-install po siya ng ilaw sa labas. Ito po yung ilaw natin, surface type. Yung dati po naka-install sa labas is ito po. Pin lights po yung nakalagay. Tinanggal po namin, pinalitan ng surface type. Ayan po. So, ito po is hindi siya binabaon. Kumbaga, i-install lang siya. Ayan, meron lang tayo itong nakalagay na. Ayan o. Ayan. So, bali, ito, TV console, pinalagyan ni ma'am ng fluted panels. Tapos, ito pong ilalim ng bar counter, pinalagyan din po ng fluted, pati rin po dito. Ayan, design. So, depende po sa kanila kung ano po yung plan nila dyan, di ba? Pero, ang galing din po ng ideas. Ayan. Tulad rin po na nasabi ko sa vlog na yung kulay po ng cabinet, it's same lang po sa wall. Ayan. Pero, pag pangkahoy po pala is mas glossy. Ayan po siya. Ang ganda rin. Ayan. Tapos sa lahat po ng accessories dito ni ma'am is sa ano lang po namin siya binili. Sa Lazada lang po. Ayan. Tapos ito pong kitchen ni ma'am. Yung kitchen area ni ma'am. Ito po is naka-pinecing board din po ito. So, pinahabol din ni ma'am na PVC panels na lang ang gamitin. So, ginawa na lang po ng paraan ni Larry kung paano po i-install. Ayan. Ito nga po yung sabi ko sa inyo, mas malinis pong tingnan kung naka-PVC panels tayo. Hindi po tayo mag-aalala na once na nagkaroon ng leaks dyan, pupunasan lang po natin. Hindi tayo mag-aalala na masisira yung pisami natin kasi ang PVC po is plastic. Ayan. Yung pinakapintura niya is hindi po madudumihan.
I mean, yung pinakakulay niya, hindi magpipaid. Ito po siya. Ayan. So, kung mabasa man to, hindi po siya mag-absorb ng water kasi nga plastic po siya. So, pagdating naman po sa presyo, depende sa pagkukunan yung supplier. Pero kung sa mga Wilcon, nasa 380 pataas. Ayan. 380 pataas. Sa All Home, nasa 400 plus. Ayan. So, mas maganda yung ceiling natin dito is puro naka-PVC. Ayan. Puro tayo naka-PVC. Tapos yung mga dugtungan, kornisa na lang po yung nilagay namin. So, dahil nagbaklas kami dito, I mean, hindi po pala kami nagbaklas ng pricing board kasi pinatong lang din po namin. Ang pinaklas lang po namin yung pinaka-kornisa tapos binalik po namin ulit. Ayan. Actually, ang init guys kasi parang patay yung hangin. Tapos wala rin ano, nainitan ako. Wala akong makuhang pamaypay. Ayan. So, ito po is naka-wall tiles po yan lahat. Hintayin po natin yung installation ng ating kitchen cabinet. Aluminum po yun. Si ma'am po ang nakipag-usap dun sa kanyang supplier. I mean, kasi meron din si unit si ma'am sa Camellia. So, sabi ko kay ma'am, sige ma'am, kayo na lang po ang kumunta kasi mas kilala nyo naman, di ba? So, sa akin wala naman po problema kung saan nila gusto magpagawa ng aluminum cabinets. Tapos yung pinto po pala ng bathroom. Ayan. Opening lang po to. So, pinasukatan din po yan ni ma'am. Hintayin na lang po natin pag malapit na matapos. Baka pag nagawa na, i-install na rin po yan. Tapos na po pala sa bar counter. Mas maganda yung ganito kalapad. Ayan o. Tapos ito po yung kanyang pendant light. Diba ang ganda? Ito po yung ito po yung ating cove ceiling dito sa may sala. Ayan o. Tapos ito naman po yung sa may dining. Ayan, dining. So again, hindi po natin magagamit yung kuryente kasi nga po nag-i-install si Rain ng ilaw. Ito naman po hindi ko mabuksan. Hindi ko mabuksan. Pero ito po isang bubuksan naman po siya. Wait na lang po natin yan. Yung stopper hindi pa, yung yung stern housing hindi pa nakabit ni Ray. Pero on and all, okay naman na po dito. Yan. So ito, natakpan na pala ni Ray yung ating bintana. Ayan. Tapos yung pinto po pala natin, na-retouch na. Ayan o. Tapos talaga niya rin niya yung ating doorknob. So mas okay po yung naging pintura niya. Yung dati po kasing pintura is medyo dark. Ayan. So pinatakpan po muna ni ma'am yung para sa aircon. Para hindi mo na mapasok yan ng kung ano dyan. Tapos, kumbaga abang lang yung ginawa namin. So, hindi ko lang alam kay ma'am kung papalagyan na ito ng tawag dito, ng blinds. Ayan, ito rin yung pinto. Siguro papalitan ko na lang po yung outlet kasi luma na. Ayan, o.
Hello po, good morning. Bali, add ko lang po to sa video ko. Sa upload natin sa YouTube. So, bali, ito po. From TikTok shop to po ito. Ayan. So, ito po yung in-orderan ko ng blinds. Ayan, medyo malaki po ito. Nagkakahalaga po siya ng 4,000. Hindi nakalagay dito, pero nasa 4,000 plus po ito. So, check po natin. Ito po yung blinds na gagamitin namin sa unit ni ma'am. So, bali guys, taas-baba na to na blinds. So, pumili lang po si client ko ng kulay na prepared niya. So, good thing, nakagabi ko lang siya in order, pero ito na po siya ngayon, dumating na. Ayan. So, ito po yung 80 na sukat. Meron po siyang mga sukat dito. May 60, may 80, may 100, may 120, may 140. Hanggang 140 lang ang nakita ko doon sa online. So, brown po ito. Kasi ang design ng bahay is more on white tsaka pearl, white tsaka brown. Ayan. So, legit po siya. Then, kung gusto nyo rin pong malaman kung saan ko siya in-order, pwede nyo po akong i-message sa Facebook page namin na Ray House Makeover po. Tsaka, sa YouTube channel, pwede rin po kayo mag-comment sa yan. Ito po yung sa 80. Ito po malaki. Hindi ko na bubuksan. Yung mahaba nating bintana. Yan po. So, imagine kung magpapa-install po kayo is nasa kulang-kulang 20,000. Samantalang kung okay na po sa inyo yung sa online, katulad po sa TikTok, ayan, wala pang 5K. Ayan, tapos, pre-install pa ni Ray yan kasi sa pagbuong renovation po kami, si Ray po is pre-installation na po lahat. Ayan po. So again, kung interesado po kayo, pwede ko po i-share sa inyo kung saan ko po siya in-order sa TikTok. Ayan, thank you po.